الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. Ang unang haligi ng iman ay ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. كيف نؤمن بالله؟ Paano tayo maniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? نؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Tayo ay maniniwala sa pagkapanginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang mga pangalan at mga katangian. ونؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. Kailangan nating maniwala sa pagkakairan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما الأدلة على وجود الله؟ Ano ang mga dalil o mga batayan sa pagkakairan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? الأدلة كثيرة جدا. At maraming mga batayan. يمكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة. At maaari nating tipunin ang mga batayan na ito sa apat. الأول العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. Una dito ang kaisipan. Ating isipin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya lamang ang nangangasiwa sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. نعم. الثاني الحس محسوس ملموس. ترفع يديك للسماء يكون لديك كرب وشدة تجدها تنفرج هذا دليل محسوس تراه. النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو نزل الغيث هذا دليل محسوس. At pangalawa ay ang damdamin natin. Ating mararamdaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay umiiral sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng mga iba't ibang mga bagay na ating mga nararamdaman katulad ng pagbaba ng ulan. الدليل الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. At ang pangatlo ay ang fitra o yung likas na paniniwala sa pagkakaroon ng Panginoon at ang lahat ng nilalang ay naniniwala sa pagkakaroon ng Panginoon. الرابع الشرع وهذا كثير فالأدلة من الكتاب والسنة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى والله أعلم. At ang pang-apat ay ang mula sa ang mga batayan mula sa syara, yung mula sa Quran at Sunna ng Propeta Muhammad sallam at ang mga batayan na ito ay napakarami.